Magandang araw po. This is Mer Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararakal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararakal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at magsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay i-share ko po sa inyo kung paano po magpabunga ng hitik na hitik sa bunga ng siling habanero na nakatanim sa pet bottle. Ang siling habanero po ay isa sa pinakamanghang na sili sa buong mundo. 1999 po ay nasa Guinness Book of World Record dahil nagtataglay ito ng nasa 350,000 na hat o kanyang hanghang. Halipo kayo, samahan niyo ko. Magpapabunga tayo ng hitik na hitik sa bunga ng siling habanero na nasa Guinness Book of World Record. Ito po yung aking habanero seeds na tira ko nung una kong magtanim. Ano? In order ko po ito via online at nagtanim po ako ng mga 10 piraso nito sa pet bottle. So ito po yung tira. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo ang pagtatanim nitong hot habanero. Kapag kayo po ay bumili ng mga seeds at hindi nyo po naubos na itanim lahat, be sure po ay isi-shield po ninyo, no? Nang sa ganun ay hindi po masira, no? Hindi po pwede nyo pang itanim sa susunod na plantation. Tulad po ng aking ginawa, talagang ipinulupot ko po at nilagyan ng masking tape. So ngayon po ay magtatanim tayo ng habanero na tira ko rin seeds po ito, no? Nung nakaraang magtanim ako. Ngayon po ay magtatanim tayo ng panibago nito. Nang sa ganun, may share ko po sa inyo. Tatanim po natin dito sa ating pet bottle na self-watering gallon po yung ginamit ko, no? So nakaready na po yung lupa. Yung lupa ko pong ginamit na ito ay compost, ano? Compost soil, ano? Kaya matabang lupa po yung ating gamitin na pagtatanim ng ating super hot na habanero. So ito po yung ating compost soil, ano? Buwaghag na lupa. Sa mga ganito pong bote, pwede pong direct planting at pwede nyo pong ipunla. Madalas po ginagawa ko ay direct planting. Nang sa ganun na hindi na ako maglilipat tanim, ano? Gagambulin ko na lang, tiling the soil ko na lang kapag nakita kong lumalaki na yung aking tanim na halaman. So kukuha ko ng isang seeds, dalawa, no? Dalawang seeds na kukunin natin. So ito po, no? Ito yung seeds natin. Tapos tutusukin nyo lang po ito ng mga half inch, ano? Yan. Ibabaw nyo lang po ng ganon. Pagkatanim po, walang po ng tubig, ano? Be sure po yung tubig ninyong gagamitin ay pinasingaw, ano? Nang sa ganun po ay mawala po yung chlorine, ano? Lahat po kasi ng halaman na ating tinatanim ay ayaw po nila yung chlorinated water. So kapag dadaligan nyo po ng may chlorine yung ating mga halaman, unti-unti pong maninilaw yan at papangit hanggang unti-unting mamamatay. Kahit maganda po yung halaman mo, kapag nadidiligan nyo po ng chlorinated water, ay papangit po yan. So, wiwisik-wisikit lang po. Huwag pong sobrang tubig siya, no? So ito po yung ating bagong tanim na siling habanero na super hot. Lalagay ko lang po ngayon sa isang lilim na lugar to at tatakpan ko po ito ng plastic, ano? Para po mabilis siyang ma-germinate, ano?
tuwing hapon ay didiligan lang po siya, no? Dapat po ay nakatakip siya ng gustong ganito, no? Dalawa po yung purpose niya. Hindi po siya lalanggamin para kainin yung ating bagong tanim na sili. After 1 week po ay tubo na po yan. Kapag tumubo na po yan, pwede na po siyang ilagay ng direct sunlight hanggang lumaki na siya, no? Pagpupunla, ganun din po yung ginagawa ko, no? Tinatakpan ko po ng ganito. Tapos iba ko po pang mga halaman like lettuce, pechay. Po yung ating bagong tanim na nakalagay sa plastic. So yan po, after 20 days, ganyan na po siya kalaki. Kapag ganyan na po siya kalaki, dapat ay tinitiling the soil na po ninyo, no? Ginagambol po ninyo yung lupa nang sa ganun ay nakakaya nga siya ng maganda. Sa ganyang edad po, 20 days, pwede na po yung diligan ng fermented plant juice. Dapat po lagi gina-apply yung TLC, ano? Tender Love and Care. Bahagi po ng ating love and care sa ating mga tanim na halaman ay dapat ay ibigay yung kanyang pangangailangan. Nang sa ganun ay lumaki, bumula siya ng maganda, mamulaklak at mamunga ng marami tulad po ng ating mga una ng tanim, ano? Alas lahat po ng ating mga halaman ay ganyan po ang aking ginagawa. Titiling the soil po ay tutusok-tusok nyo lang po yung lupa, ano? Gagambulin nyo lang po ng ganito. Yan, nang sa ganun po ay makakainga yung mga ugat ng ating mga tanim na halaman para po pabilis siyang bumulas. So ang application po nito sa 1 liter na tubig ay 2 kutsara lang po o 2 takip po nitong ating ginawang FPJ. So ngayon po ay applyan po natin ang FPJ, yung ating 20 days old na ating siling habanero. Maganda po sa ibang halaman ay ganun po yung aking pamamaraan, ano? Ito po yung ating fermented plant juice o FPJ. Ayun. Shake nyo lang po mabuti yan, ano? Bago nyo po siya gamitin ipandilig. After 1 week, spray po kayo o magdilig po uli kayo ng FPJ. Pwede rin pong mag-spray, ano? Tapos kapag gumabot na po ng mga 30 days yan, malapit na po yan mamulaklak, ano? 30 to 35 days, namumulaklak na po yan. Kapag namumulaklak na, mag-spray na po kayo ng fermented fruit juice o yung ating foliar fertilizer. After 50 to 60 days, ano? Marami na pong bunga at pwede ka nang umarbes. May mga inog na sa ating mga tanim na habanero. After 50 days, yan po, may mga bunga na siyang ganyan, no? Patuloy siyang mamumulaklak. At after 60 days ay pwede ka na pong umarbes ng iyong tanim na habanero. So ngayon po ay harvest tayo ng ating hinog na bunga ng ating tanim na siling habanero. Dito po sa mga seeds na ito, pwede ka rin pong gumawa ng binhe, ano? Yung pong seeds niyan ay pwede nyo pong patuyuin at pwedeng magamit sa susunod na plantation. Ay, red na red po siya, oh. Tira nyo po, oh. Ganda, oh. So, ito po, ano? Makikita po ninyo, nagkukulay una dilaw, orange, tapos red na red, ano? Ito po, pwede na rin pong harvestan yung mga iba niyan, ano? Pwede rin pong kainin niyan ng kulay green pa, ano? Kuha din po tayo ng hindi pa masyadong inog, ano? Pwede rin naman po. So, ang ganda pong tingnan, no? Ang siling habanero ay galing sa Brazilian rainforest sa South America. Saka ito dinala sa bansang Mexico. Noong 1999 ay naitala ito sa Guinness Book of World Record bilang pinakahates, pinakamahanghang na sili sa buong mundo. Nagtataglay ito ng 100,000 to 350,000 Scoville scale. Nagtataglay ito ng mataas na nutrients, vitamin C at potassium, rich in capsaicin, calcium,
iron at iba pang health benefits sa ating katawan. Kulay green ang sariwang bunga ng habanero. Unti-unti itong nagiging yellow, orange at super red kapag magulang na ang bunga nito. Madali lang patubuin at alagaan ang siling habanero. Katulad lang din ng ibang halaman, tulad ng mga tanim ko na self-watering ang pamamaraan. Kung kayo ay mahilig sa hot o maanghang na pagkain at sausawan, ay nire-recommend ako na magtanim din kayo ng siling habanero. So yun po, ano, ganun lang po kasimple kung bakit napabunga natin hitik na hitik sa bunga yung ating tanim na siling habanero na nakatanim lamang sa pet bottle na self-watering. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Ano? Diba po ngayong araw na ito, nakapag-share ako ng panibagong impormasyon at kaalaman sa inyong pangapagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Kung nakapagambag po ako sa inyo ng impormasyon, ano? Share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong tutorial kong ito. Nang sa ganon ay marami po tayong maabot, matulungan na ating mga kabayan na gawin din po nila yung ating ginagawa at makapagpabunga rin sila ng marami, maka-harvest ng marami ng kanilang mga tanim na iba't ibang uri ng green leafy vegetables. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Una po ay ipinapakiusap ko ano, na mag-subscribe din po kayo sa vlog ng aking anak na panganay, estudyante po ng UP, ano? Nutritionist po, ano? Tapos magsisipis siya, itutuloy po niya into doctor. So ngayon po ay nasa nutrition po siya sa UP Los Baños. Ito po ay ang Sincerely K. So mag-subscribe po kayo sa Sincerely K. Itinatalakay po niya rito at isineshare yung kanyang kanilang pinag-aralan, yung kanyang talent kaugnay po ng nutrition food, no? Yung mga masustansya at masarap na pagkain. Ganon din po yung lifestyle, ano? So huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe po kayo sa vlog na Sincerely K. Shoutout din kay Renz Mahir Habagat, Ernesto Faulo ng watching from Pasig City, Ryan Cantilerio watching from Aklan, Rowena Yamada watching from Pangasinan, Lourdes Sasaluya watching from Pulangi Albay, Janray Marquez watching from United States, Susan Aguilar watching from Mangatarem, Pangasinan, Marilu Gonzales watching from Stanford, Texas, Gion Papi watching from Italy, Quilk Solis watching from Argao, Cebu, Joseph Cuevas solid from Nueva Ecija, Chelsea Ann de la Cruz, Dancel Emmy o Emmy Obsena watching from Zambales, Marilet Aragones, Trud Arillano, sabi po ni Trud, lagi siyang nanonood every Sunday ng ating TV show na Masaganang Buhay. Salamat Trud. Immaculada Subiri watching from Bulacan, Frances Micaela Paa watching from Isabela, at Alex Eraso watching from Agonoy, Bulacan. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa Sincerely K ng aking anak na si Kyla, na estudyante po ng UP, nutritionist po sa UP. Sineshare po niya yung iba't ibang masasarap at masustansyang pagkain. Sa mga nagnanais po na mapalawak at mapalalim pa ang kaalaman kaugnay ng organikong pagsasaka, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show, TV program, radio program every Sunday. Ito po yung Masaganang Buhay. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, umi-ere po ito sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5 92.3 News FM. Masaganang Buhay po, huwag niyo pong kalimutan, every Sunday na panoorin. Meron din po akong column every Tuesday naman, ano? Mababasa po ito sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa. Ito po yung Filipino Star ngayon, ang magsasakang reporter. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at ibang sekreto sa pag-aalaman organikong pagsasaka. At siyempre po, yung mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Like, share, click na bell button, ng sa ganon ay ma-inform po kayo kapag may mga bago akong video upload at pa-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe, happy farming. God bless.